Ngayong araw ay umpisa na ng aking pag-aani ng busitaw na nakatanim sa mga paso. Pero bago ang lahat, balikan muna natin ang kwento ng proseso mula sa pagpupunla ng buto hanggang pag-aani. Ang busitaw ay isang uri ng sitaw na karaniwang umaabot lamang sa 6 pulgada ang haba ng mga bunga. Hindi rin ito nangangailangan ng trellis o paggagapangan. Maaari itong itanim sa mga maliliit na paso o maging sa mga bote ng soft drinks. Ngayon ay nais kong ibahagi sa inyo ang aking paraan sa pagtatanim. Maglagay ng lupa sa katamtamang laki ng paso at maghulog ng 2 hanggang 3 piraso ng buto. Ang paggawa o paghalo ng lupang gagamitin ay mapapanood din dito sa ating channel. Diligan at gawin ito araw-araw kung kinakailangan o huwag hayaang sobrang matuyo ang lupa. Ilagay sa isang lugar na direktang nasisikatan ng araw. Pagkalipas ng 5 hanggang 8 araw, uusbong na ang mga binhi. Sa 10th araw ay makikita na ang paglabas ng 3rd dahon. Dito ay umpisa na ang pagdidilig ng grass clipping tea fertilizer 2 beses sa 1 linggo. Ang paggawa ng grass clipping tea fertilizer ay makikita rin dito sa ating channel. Sa pagsisimula ng pamumulaklak, diligan o mag-spray ng fermented fruit juice 1 beses sa 1 linggo. Ang video sa paggawa nito ay makikita rin dito sa ating channel. Kung walang FFJ ay maaaring gumawa ng banana peel tea o kaya ay camp juice. Ang lahat ng ito ay makikita rin dito sa ating channel. Ano pa man, ilalagay ko sa description ang link ng mga ito dahil alam ko naman na may ilan sa inyo ang tamad maghanap. Ngayon ang aking tanim na busitaw ay maaari ng anihin. Talagang aanihin ko na to bago pa ako maunahan ng mga mababait na kapitbahay. Pero okay lang naman dahil ako ay nagtatanim ng gulay at hindi ako nagtatanim ng sama ng loob.
Ito ay maaaring umabot pa ng ilang linggo o buwan na patuloy sa pagbibigay ng bunga. Ito po muli si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.